So mga tol, matapos nga pong hindi matuloy ang negosyasyon sa pagitan ng WBC Heavyweight World Champion na si Tyson Fury kontra kay Anthony Joshua na isa sa nang big fight na naman sa heavyweight, may nakatakda na nga pong laban si Tyson Fury mga tol kontra dito kay Derek Chisora. May record na 33 wins and 12 losses. Opisyal na nga po ang laban nila mga tol sa darating na December 3 sa Tottenham Hotspur Stadium sa UK. Nakataya nga po dito ang titulo ni Fury na WBC. Nag-face off na nga po sila mga tol para ipromote ang laban. Huli nga po lumaban si Fury noong April 23 kontra kay Dillian White at dinimolis nga po niya ito sa round 6, habang itong si Derek Chisora kakagaling lang din sa panalo kontra kay Kobrad Pulib noong July 9. Samantala, nakipagbugbuga naman po sa sparring itong si Jake Bornea. Paghahanda niya sa nalalapit niyang laban sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue na magaganap ngayong December 13. Undercard nga po sila sa laban ng Naoya Inoue versus Paul Butler sa Japan. Suportahan po natin ang kababayan natin mga tol. Sana maipanalo niya ang laban. Matindi din kasi itong si Takuma. Malikot ito sa ring at sumasabay din hanggang round 12. Kaya sana makuha ng kababayan natin ang magandang kondisyon. Takuma! Takuma, ama! Nandiya! Minukbog na ako ito! Nagkapasa-pasa na ako! Sana ikaw magbubo! Takuma! Umama! Let's go! Sa kabilang dako naman mga tol, ibinahagi naman po ni Manny Pacquiao kung gaano ka-importante ang footwork sa laban. Sa isang video nga mga tol ni Pacquiao, paliwanag niya, ang footwork daw ay nagagamit sa round 5 at round 6 pataas. Dahil kung meron ka nga daw footwork, pagdating daw sa round 5 at round 6, pagod na daw ang kalaban mo. At paganyan-ganyan na lang daw ang galaw at makukontrol mo daw ang laban. Katulad na nga lang daw ng laban niya noong kay Miguel Cotto noong 2009. Kung saan dito nga niya nakuha ang pagiging 7 Division World Champion nang dumanahin niya si Cotto sa round 12. Sa laban nga nila, nagamit niya ang footwork kay Cotto. Sa unang round hanggang round 3, close daw ang kanilang laban. Nakakasabay pa daw itong si Cotto. Pero pagdating daw ng round 5 at round 6, paganyan-ganyan na lang daw ang galaw ni Cotto. Kaya importante daw talaga ang footwork mga tol. So isa nga po ito sa sandata ni Pacquiao. Samahan pa ng volume puncher at lakas niya. Kaya marami talaga ang bumibilib sa ating 8th Division World Champion. Pero sa huling laban ni Pacquiao kontra kay Yordanis Ugas, kung matatandaan natin mga tol, nawala ang footwork ni Pacquiao dahil nag-cramps ang kanyang mga paa. Kaya dito natalo si Pacquiao mga tol dahil hindi niya nagamit ang footwork. Kaya kung babalik si Pacquiao mga tol sa pro at balak na lumaban pa ng isang beses, dapat pagtuunan nila ng pansin ang pag-cramps ng paa ni Pacquiao para hindi na maulit na matalo. Siguro naman hindi na yun mauulit muli at gagawa na nila ito ng paraan. Samantala, matapos nga pong kumasa ni Terence Crawford kay David Abinesian at nakatakda na nga po ang bakbakan ngayong December 10, ang tinakasan nga po niyang si Spence mga tol ay may posibilidad na makalaban daw po itong si Imantas Estaniones. Ibinalita nga po ito ng insider ng ESPN na si Mike Coppinger. Kasalukuyan daw nakikipag-usap ang PBC na si Alemon dito kay Estaniones. Kung hindi daw ito magmaterialize, may option pa daw silang iba. Ang makalaban daw ni Spence itong si Kit Turman.